At kaugnay pa rin po sa nangyaring abriya sa MRT, makakausap naman po natin si PDA Partyless Representative Jericho Nograles. Magandang tanghali po sa inyo, Congressman. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Mm-hmm. Congressman, nauna niyo na pong nabanggit nga na sana ay wala hong pinagtatakpan ano, ang pamunuan ng MRT. Sa tingin niyo ho ba, meron sila talagang intensyon na itago sa publiko? Because they have already mentioned na wala naman daw silang ganoong pagtatakip na ginagawa. Yung reactions po ng MRT, at kailangan po natin ibahin yung MRT sa DOTR, ha? Because an MRT is under sa DOTR. Mm-hmm, meron right. pong officialist dyan sa MRT na tingin ko po ay pinagtatakpan nila ang mga shortcomings ng buri. Nung nangyari po itong aberya na derailment sa ating tren, ang una pong pinalabas ng buri, ang contractor, ayan yung contractor ng maintenance, ang unang pinalabas ay nagkamali daw sila sa paggamit ng grasa. Grasa okay. ang dahilan daw kung bakit na-aberya yung ating mga bagon. Eh, bakit daw grasa? Dahil high temperature daw ito at yung grasa nag-fail sa high temperature. Naku naman ma'am, kung pinag-uusapan natin 3.8 billion peso na contract at saka sinasabi nila hindi sila marunong bumili ng grasa, aba, dapat tinatanggal na yung kontrata na yan at kinakansela na ang kontrata. Mm-hmm. Meanwhile, ang opisyalis naman sa MRT, ang sinabi niya na yun na nga, yung problema, temperature. Aba, teka. Kung ikaw opisyalis ng MRT, dapat galit ka na dito sa kontraktor kung bakit nagkaroon ng derailment. Bakit mo dinidepensahan? Mm-hmm. So, hindi ba pinagtatakpan ang kontraktor niyan? Okay. So, maliwanag na meron siyang pinoproteksyonan. Ano hong dahilan kaya nito sa tingin niyo? Kasi syempre ang taong bayan ang talagang nanganganib sa mga ganito. Sabi niyo nga hindi ito maliit na bagay. Derailment ito eh. Ayun ang ano, yung dahilan na yan, malalaman natin kung bibigyan pansin ng Kongreso ang pinail ko na resolution, which is House Resolution Number 787, calling for an investigation on the MRT. Mm-hmm. Ito po ay pinail ko Pebrero pa lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin to inaaksyonan. Kaya nananawagan po ako sa ating mga liderato sa Kongreso na mukhang kailangan na talaga nating investigahan ito dahil safety issue na ito. Pagdating sa ating mga tren, I think number one ang safety. Mm-hmm. And we should not put the lives of our riding public in danger. So yun po, kailangan po natin i-establish ano ba yung nangyari dito. Okay. For me, pinagdududahan ko na meron talagang panluloko na nangyayari dito sa loob ng MRT mismo at saka sa ating service provider. Right. Yung pong makiki-update lamang kami bilang nabanggit nyo na rin itong congressional inquiry na sinasabi nyo nga February pa ninyo sinasabi, no, na sana magtuloy-tuloy na nga ito at na maimbestigahan na particularly yung mga bagong bagon. Meron ho ba kayong information on that? Ano na ba ho ang mga nangyayari? Bakit ang tagal-tagal hindi pa rin po na lalagay yung mga bagong bagon? Ibang ano yan ha, ibang kontrata yan, Connie ha, ibang maintenance contract, tapos iba rin yung acquisition contract. Itong acquisition ng bagong bagon, ang kontrata naman ito ay sa Chinese naman, yung sa Dalian. Ang dahilan ng delay dito, ang pinapalabas ng MRT ay dahil hindi nila mai-update daw sa Dalian na itong signaling system, kung ano ang signaling system, kaya hindi nila ma-deliver on time. Pero ang totoo dyan, Connie, hanggang ngayon, at inamin ito ng MRT, ha, hanggang ngayon, wala pa ring approved prototype. I see. Okay. Kung wala pong approved prototype, ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi pa dapat magsimula ang production ng mga tren. Eh kung hindi approved ng prototype, bakit nandyan na yung mga bagong bagon na incomplete? Pa. Opo. Diba? Mm-hmm. Ano may yun? Mga nagsasabi rin kasi, Congressman, na pinapabayaran yan. Mm-hmm. Oo nga eh. May mga nagsasabi rin kasi, diba, na in the past sa ating mga news item na hindi naman kumbaga swak, no, itong mga bagong bagon doon sa ating mga riles. All of this will come out doon sa inyo pong inihahain sana na matuloy na congressional inquiry on this, sir? Tama yan, Connie, no? Kailangan talaga natin imbestigahan yan kasi mukhang
masama na talaga yung nangyayari dito sa MRT. Ina-abuse na talaga yung taong bayan. At the same time, ang taxpayer ang nagbabayad. Dito sa maintenance contract, that is 3.8 billion pesos. Pagdating naman dito sa ating acquisition contract, that is another 3.8 billion pesos. Mm-hmm. Nako, Connie, kung totoong itong mga pinagdududa ko, lahat ng mga information na hinahatid sa akin, kung totoo ito, ang tinatawag natin dito ay plunder. Mm-hmm. Plunder ito. Okay. So, itong mga ito na nababanggit nyo ngayon, syempre, inaabangan ho, no, kung sakasakali, sabi nyo nga, yung panawagan sa Congressional Inquiry. But ito yung reaction din ho, nakukuha rin po kami. Kasi ang sabi naman ho ng maintenance provisor na Busan, ano, na yung mga lumang rail system, no, ng MRT, ang syempre, tinuturo nilang dahilan ng sunod-sunod na aberya ng mga tren at hindi nila trabaho yung pagpapalit ng mga rails. Gobyerno dapat yan. Reaction nyo po yan? Yung pagpapalit ng rails, that is also a very big issue eh. Inaamin ng gobyerno na dapat gobyerno daw ang magpapalit ng rails. Pero kung i-rewind natin ito sa original kontrata ng MRT, parang dapat yung MRT at hindi yung government, but the MRT Development Corporation will be the one who is going to change the rails, no? Ang sinasabi naman ng Busan, eh nung nakuha na namin yan, sira-sira na yung rails. Pero they're not doing enough also for it. Okay, doon alam po sa Congressional Inquiry, sir. Ito, magulo eh. Sorry to cut you, ha? Pero ang sitwasyon sa MRT, magulo. Mm-hmm. As in, magulo. Lahat sila nagtuturoan. Sinasabi nila, kasalanan ng gobyerno yan. Yung isa, sinasabi, kasalanan yan ng MRDC. Yung isa, sinasabi, kasalanan yan ng Buri. Yung kasalanan ng Dalian. Ang ending nito, the MRT is grossly mismanaged and already downright criminal. Sa inyo pong pagsusuri sa sinasabi nyo nga talagang magulo ang lahat, kung kayo po ang tatanungin ano ang best way at sino ho ang talagang dapat na kumbaga to take charge because it's still in operation, sir, hindi ho ba? As we speak, syempre ang dami hong mga kumbaga, mga reklamo talaga dito sa MRT, ano? Ano ho, sino ho ba talagang dapat for now, no, talaga na kumbaga mag-take on the responsibility because as of now, hindi ho natin malaman, talturo ng turo nga sabi nyo. Ganito yan ah, yung MRT ngayon as an office, mukhang pumapalpak na. So kailangan na mag-take over ang DOTR. Mm-hmm. I think naman our new USEC for Rail, si Cesar Chavez, is very capable naman of taking on the task. And I think yung Congress has to work very closely with the DOTR dito na baka kailangan na ng exercise ng oversight function dito in the cancellation of the contract and then the immediate fixing of the problem. Mm-hmm. Dahil I believe that Congress has enough power to already fast-track any corrective measures here but it has to work closely with the executive. Kaya kung meron na tayo ditong action sa House Resolution, dito na natin mai-implement ang best course possible. Okay. Hindi ako naniniwala na ang Busan Universal Rail at saka ang supplier natin sa train, yung Dalian Locomotive, hindi ako naniniwala na sila lang ang expert sa buong mundo kung paano magpatakbo ng MRT. Marami tayong solution available dyan but we need right now the legal power to implement the solutions. Mm-hmm. Ako ay isang congressman lang. Policy maker lang po ako. Sila mga train experts na yan. We need to get the train experts to tell Congress kung ano ang kailangan at yung Congress ibibigay sa kanila kung anong kailangan para ayusin ang sistema. Ganun lang yan kasimple. Kaya kailangan na natin talaga simulan yung hearing. Okay, sana nga ho. Ang ating priority, syempre, unang-una sa lahat yung public safety naman. Maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras. Maraming salamat, Connie. Yan po naman si PBA Party List Representative Jericho Nograles.